May matinding pasabog ang dating hepe ng TIDEA, si dating Director General Morales, nang ihayag ang kanyang mga natuklasan laban kay First Lady Liza Smacks. Sa isang press conference ngayong araw, ibinunyag ni Morales ang mga ebidensya ng umano'y sabwata ni Pangulong Marcos at ng kanyang asawa. Ayon sa kanya, malalim ang koneksyon ng mag-asawa sa ilegal na kalakaran ng droga at ibinunyag din ang mga transaksyon na naitala sa mga bangko. Sa mga dokumento na inilabas ni Morales, maliwanag na ipinakita ang mga posibleng sangkot ng unang ginang sa ilang gawain. Kasunod nito, nagbigay ng pahayag ang pamilya Marcos, pinabulaanan ang lahat ng aligasyon laban sa kanila. Subalit sa kabila nito, nananatili ang isyu at muling tinawag ang kanilang atensyon ng publiko. Tiniyak ng dating hepe ng PIDEA na may paglilitis at ito ay may basehan at kinikilala ng maraming Pilipino ang kanyang hirap. Ngunit sana ay handa siyang tumulong sa mga magulang na nabubuhay na hindi na siya makaalam sa kabila ng pagsasalita. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Binanggit ni Jonathan Morales sa May 7 hearing, yung isang tao na James Kumar na pumipigil sa kanya na huwag mag-attend sa hearing sa May 7. James Kumar. Okay. Meron tayong stock ng dark chocolate. So yung gustong mag-order, dito lang kayo mag-text o tawag. 0916-9000-997. Limited po ang stock, kaya first come, first serve. Okay. Ito, medyo nabigla si Senator Bato sa hearing May 7 dahil may lumutang na mga pangalan na according to ex-PIDEA Agent Morales, pumipigil. Pinipigilan nila si Agent Morales na huwag mag-attend sa May 7 hearing dahil kung matigas ang ulo niya, baka papatayin siya. So, tatlo ang lumutang na pangalan. Una, yung Romy Enriquez. Ito yung parang malapit, kaibigan, kapitbahay ni Jonathan Morales na pumunta sa bahay ni Morales doon sa dining room. Nakunan pa daw ng CCTV camera, kaya walang kawala itong Romy Enriquez. Si Romy Enriquez may kausap sa cellphone. Dalawang tao. Eric Santiago, na parang taga-connected sa National Police Commission, at James Kumar. So sabi ni Senator Bato, kilala niya itong James Kumar. So ang usapan, kino-convince ni James Kumar at Eric Santiago itong Romy Enriquez na pigilan niya si Jonathan Morales sa pag-attend ng hearing sa Senado. In return, kung makaya niyang pigilan, magiging director siya. Director sa isang post sa gobyerno siguro. Kaya lang, surrender si Romy Enriquez. Sabi niya, may sariling diskarte, may sariling desisyon itong Jonathan Morales na ito. Sinasabihan ko siya na huwag na lang, delikado ang buhay niya, kailangan kung ano ang gusto niya, yun ang masunod, parang ganon. So, ang utos ni Senator Bato, sa susunod na hearing, ipapatawag itong James Kumar, Eric Santiago at Romy Enriquez. Okay, ito. Kaninang umaga, may nagpadala sa akin ng mga pictures ni James Kumar. At nabigla ko dahil malapit siya sa First Family. Okay, I hope may pakita ko, ha. Unang picture. Yan, oh. James Kumar nandito sa gilid. Dito naman, si Senator Jingo Estrada. Uy! Magkaibigan pala, James Kumar and Jingo Estrada. Okay, next picture. Ito, si PBBM.
James Comarito, yung naka-red si PBBM. Mayroong, yung nagpadala sa akin ito, may post itong si James Kumar na greet niya ng happy birthday si PBBM noong 2022. Okay, ito ngayon, yung nakalagay sa thumbnail natin, litrato ni James Kumar with First Lady, I hope makita nyo ha, First Lady Lisa Raneta Marcos, ito si James Kumar. Good. Yan, mas klaro. Yan po, si First Lady at James Kumar. Dito sa isa, ilapit natin, PBBM and James Kumar. And then, yan, James Kumar and Senator Jinggoy Estrada. Okay? So, nabanggit ni Jonathan Morales na parang ang nag-uutos dito kay James Kumar and Eric Santiago ay si Lam, Lisa. So anong ibig sabihin nito? Ay, takot sila sa mga dagdag pang pahayag ni Morales. Kasi kung yung conclusion ni Senator Estrada na sinungaling si Morales, wala siyang basihan, wala siyang credibility, kung ano-ano pa, bakit takot sila kay Morales? Kung nag-iimbento lang ng istorya itong si Morales, pabayaan niyo lang yan. Huwag kayo matakot. Kasi, iniimbento nga eh, sinungaling eh. Bakit matakot kayo sa taong sinungaling? Bakit kayo takot? Nagsasabi ng totoo yung tao. So, yun po ang mga kaganapan ngayon. Salamat sa nagpadala sa akin ng litrato. Hindi ko na lang babanggitin, oh. Grabe, oh. Parang, sino ba ito? Michael Sayurot. Yung mga binulgar ni Maharlika, Michael Sayurot. Yung bang nahuli na ng PDEA. Nahulian ng maraming bulyom ng droga. Kailang, according to Maharlika, pinalabas ng gobyerno. Tapos ito, nahulian din siya ng droga sa Australia. Tapos, pinalabas yung sa Europe. Sino pa ba yung mga binabanggit? Tapos, kasakasama nila sa biyahe sa New York, may litrato na ipinapakita ni Maharlika. Sabi, no? O parang ano rin ito, Michael Ma. Di ba may litrato, may video si... May litrato, may video si Michael Ma at saka si First Lady. O ito naman, James Kumar, malapit na malapit sa unang ginang. So ano ngayon si Michael Ma? Hindi natin, wala tayong kaalam-alam. Na-appoint na pala na ito, special envoy to China. Tapos wala kang makita na appointment papers niya. Kahit anong research sa Google, wala talaga. Wala siyang litrato na nanumpa sa harapan ni PBBM. Kailang, sa isang okasyon, sa Chinese Embassy dito sa Manila, in-acknowledge siya na special envoy to China. Ganun. Kalakas si Michael Ma sa First Family. Yung appointment niya, sabi ni Attorney Vic Rodriguez, as early as June 22, 2022, hindi pa na nag-inaugurasyon ang presidente, nandun na sa listahan si Michael Ma na gusto nilang ipa-appoint na special envoy to China, bagay na hindi pumayag si Attorney Vic Rodriguez. Dahil hindi siya pumayag, yun na. May nagalit sa kanya, tapos, dahil galit na sa kanya,
gusto na siyang tanggalin sa pwesto, so inunahan ni Attorney Vic, nag-resign siya as Executive Secretary. So, sayang, yan si Michael Ma. So, kaabang-abang ulit ngayong, di ko napantayin kung kailan yung next hearing. O yung hearing na ito, gusto nang, kung si Senator Jinggui pa ang masunod, sabi niya, huwag nang ituloy kasi na-determine na. Nalaman na sino yung nag-leak. Sinong nag-leak sa dokumento? Si Morales daw. Tapos wala namang kinalaman si PBBM sa issue. Siyempre naman, galing naman si Senator Jinggui na nakakangclude kagad. Mabuti na lang, porsigido itong si Senator Bato na ituloy ang hearing. Kaya yan ang aabangan natin sa next hearing. Enriquez, Romy, yan, Romy Enriquez, Eric Santiago, and James Comar. Tanong, bakit pinipigilan nyo si Morales na mag-attend sa hearing? Yan ang tanong na dapat nilang sagutin. So, ano na naman yan? Denial na naman yan. Kaya lang, kung magaling ang investigador, magaling naman si Senator Bato, lalabas at lalabas. Ano bang reserve? Bakit takot kayo kay Morales? Sinisira nyo ang kredibilidad niya tapos ayaw nyo siyang patinin ng hearing? Di, booking kayo. So, salamat ulit sa nagpadala ng mga pictures na ito. Ang anumang akusasyon at anumang aligasyon kontra kay Pastor Kuy Buloy o sino mang ordinaryong mamamayang Pilipino ay hindi kaagad na nangangahulugan na ito ay totoo at guilty na ang pinaparatangan. Iyon ang espiritu at diwa ng totoong due process of law. Nalulungkot tayo sa ginawa ng Department of Justice na hinatulan na rin si Pastor Kuy Buloy kahit wala pang objective and fair trial and equal presentation of evidence. Ano na ang nangyayari sa bansang ito? Magandang gabi sa bayan ng Pilipino. Purihin ang dakilang ama at parangalan ang dakilang bansang Pilipinas at ang kanyang dakilang mamamayang nagtitipon ngayong gabing ito bilang hudyat ng mas lalong lumalakas, lumalawak at tumitingding boses at paninindigan ng sambayan ng Pilipinong ayaw nang manahimik. Buhay ang nagkakaisang sambayan ng Pilipino. Una sa lahat, inihingi ko at ipinapaabot ang pasasalamat sa mamamayang Pilipinong tumitindig hindi lamang para kay Pastor Kuy Buloy at sa SMNI, kung hindi sa buong katarungan at karapatan at kaputihan ng bansang minamahal natin, ang bansang Pilipinas. Justicia! 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 Nararamdaman ko, mga kababayan, tumadagundong, yumayanig ang lupain na tinatayuan ng mga tambaluslos at abusado sa gobyernong ito. Sa gabing ito, nagsisimulang iguhit ang kasaysayan dito mismo sa liwasang Bonifacio at pabawiin ng sambayan ng Pilipino ang tunay na kapangyarihan na nararapat lamang na nasa kamay at puso ng bawat mamamayang Pilipino. Hindi na mapipigilan ang taluyong ng panibagong pagkamulat at pagkagising ng sambayanang Pilipino
na mayroong problemang nagaganap sa gobyernong ito at dapat punahin at dapat patikusin bilang tungkulin ng bawat magmamahal na mga Pilipino sa ating bansang tinupuan at tinuwisan ng buhay tuko ng mga bayani natin. Hindi pagmamay-ari ng mga politiko ang ating pamahalaan, lalo na ang ating bansang Pilipinas. Justisya! 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 Bago pa ko magpatuloy, mga kababayan, ito ang pangbungad na mensahe natin sa kanila. Sundan niyo po ako at subukan nating makuha ang ritmo ng panawagan na ito. The people united will never be defeated. Go! The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people ang nakikinig at nanonood sa ang mangsulok ng bansang ito at sa ang bahagi ng daigdig, manindigan po tayo sa bawat tahanan, barangay, opisina, paaralan at komunidad sa buong bansa at saan man naroroon ang magigiting at matitinong Pilipino, sumama po kayo sa gabing ito at sa susunod pang mga araw at tanaguntong ang kasaysayan ng pagbabago sa ating bansa. Bigyan natin ng masikapong na version sa Pilipino ang the people united will never be defeated. Gawin natin ang tao, ang bayan, hindi magagapi. 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 Ang boses na hindi mapipigilan ni Martin Romualdez, ni Lisa Marcos at ni Bongbong Marcos, ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Walang Bongbong Marcos na magiging pangulo at walang Martin Romualdez na mag-aabuso sa poder kung wala ang kapangyarihan ng mamamayan na naglukluk sa kanila. Ang pagtitipo na ito ay hindi pag-aaklas. Ang pagtitipo na ito ay hindi pagre-rebelde. Ang pagtitipo na ito ay isang pambansang pagkamulat at isang direktang pahayag ng demokratikong saloobin ng mamamayang Pilipino. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, ang bayan,
tatahimik tayo sa pangungurakot nila sa pondo ng bayan. Akala nila, hindi natin pupunain na hindi nila may paliwanag ang bilyon-bilyon na pundo na nilulustay nila Martin Romualdez. 2 bilyon noong Disyembre ang travel expenses na hindi nila binuksan ang libro sa mamamayan. Hindi ako na ang isa sa pinakadahilan kung bakit ipinuto natin at ng mamamayang Pilipinong milyon-milyon si Bongbong Marcos para maging Pangulo kahit pa na siya'y tinatawag na anak ng diktador sapagkat naniwala ang sambayan ng Pilipino na ipagpapatuloy niya ng totoo at seryoso at sinsiro ang mabuti at matino na pamamahala nung nakaraang administrasyon, kaya siya ay binoto ng mamamayang Pilipino. Ang ananumbalik ng pagkawala nang takot ng mga kriminal at sindikato ang pamamayagpag ng mga infiltrators ng komunistang grupong CPP, NPA, NDF ang paggamit sa poder at instrumento ng gobyerno para manalasa sa karapatang individual at mga batayang karapatang konstitusyonal ng mamamayan kagaya ng pagpapahiya at pagturog sa pagkatao ni Pastor Kibuloy at paglapastangan sa SMNI ay palatandaan na maisakit ang uri ng pamunuan ng gobyernong ito. Justisa! 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 Ang aking mga mahal sa buhay, ang aking asawa at mga anak, at habang siya'y nababahala at naniligalig ang aking pinakamamahal na asawa, habang ako'y nasa entablado dahil pwede akong mamatay, patayin o ikulong, at walang katiyakang makakabalik pa kung muli sa kanila, ang sabi ko sa kanya, ito ang tamang dapat gawin. At kung hindi natin gagawin ito, lalalim at lalawak ang problema ng pananumbalik ng isang inutil at bulok na gobyerno. Ay sinintensyahan na ng Kangaroo Committee ni Risa Untiveros si Pastor Kibuloy at walang pagkilala sa mga batayan at fundamental na karapatan sa due process of law, equal protection of law at iba pang mga saligang karapatan na kinagarantiyahan ng konstitusyon para kay Pastor Kibuloy. Hinatulan na tayo ng National Tyrannical Commission na pinababayaan lamang ni Bongbong Marcos Jr., hindi tayo papayag na mananatiling tahimik ang sambayan ng Pilipino. Risa resign! 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 Ang nangyayaring panggigipit at abuso sa puder na ginagawa
ng ilang senador, lalo na ni Risa Untiveros, at ang ginagawa nila Martin Romualdez at ng National Tyrannical Commission ay palatandaan na nanunumbalik na muli ang isang gobyerno na walang pakialam sa kabutihan ng mamamayan. Sumisirit ang presyo ng mga bilihin, matindi ang krisis sa ekonomiya at kabuhayan, samantalang hindi mo mararamdaman ang totoong pagkalinga at pangangalaga ng Pangulo ng Bansa na ikot ng ikot kung saan-saan, samantalang nandito ang totoong problema ng taong bayan. Tama! Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa kasamaan ng pakikipagsabwatan ng ilang kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., lalo na ang pakikipagsabwatan ni Martin Romualdez sa mga ulupong at salot na komunista na nasa loob sa Kongreso. Isisiwalat natin yan lahat. Ang tao, ang bayan, hindi magagawa! Sambayan ng Pilipino, ang anumang akusasyon at anumang aligasyon kontra kay Pastor Quiboloy o sino mang ordinaryong mamamayang Pilipino ay hindi kaagad na nangangahulugan na ito ay totoo at guilty na ang pinaparatangan. Iyon ang espiritu at diwa ng totoong due process of law. Nalulungkot tayo sa ginawa ng Department of Justice na hinatulan na rin si Pastor Quiboloy kahit wala pang objective and fair trial and equal presentation of evidence. Ano na ang nangyayari sa bansang ito? Justisya! 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 Ang isang gobyerno na nagsisilbi sa mga pundak sa kapangyarihan at pundo at kapan ng bayan at mayayaman ang kanilang mga kaibigan ay walang pakialam kung ano ang hinaing ng mamamayan. Kagaya na lamang ng pagpaliwala sa kung ano ang naging makabuluhan na ibinuwis ni Pastor Quiboloy at ng SMNI para ipagtanggol ang bansang ito at ang mamamayan laban sa salot na komunistang, teroristang CPP, NPA, NDF. Ang tao, ang bayan, hindi magagawa. 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 Para naman magpapatuloy tayo dito, bantayan natin ang ating palibot, makipag-coordinate tayo sa Philippine National Police para sa seguridad at koordinasyon ng mapayapang pagtitipon na ito. Hindi po mali ang mapayapa at demokratikong pagtitipon na ito sapagkat ito ay ginagarantiyan ng ating saligang batas at ng lahat ng pagkilala sa karapatang pantao na ibinibigay sa bawat mamamayan. Kaya marapat lamang na manatili tayo dito.